So ayan, good morning, grabe. So palakpakan po natin yung nag-intro sa akin. Okay, so napakagaling po, di ba? So anyway, sino po ba dito yung first time akong nakita? Okay lang po yan. First time ko din po kayong nakita. Okay, pantay-pantay lang tayo. Okay, so by the way po, para sa mga first timers, so okay lang po bang magpakilala? Okay, so I'm Bonifacio Jr. at Tundukan. Call me Boni for short. Dati po akong empleyado po. Okay, but before naging empleyado, siyempre nagsikap po tayo kasi nagmula po ako sa isang mahirap na family. Okay, so nagmula po ako sa farming, okay, na source of income ng aking family. Okay, so ngayon po, nagsikap kasi sabi nga ng mga magulang natin, di ba? Mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. So, ngayon po, grabe, yun, naging working student in college para makapagtapos ng kolehiyo. So, kasi nagmula ako sa isang maliit na pamilya, okay? Isa lang po kami, grabe, isang dosena, o diba, napakaliit, okay? So, baog kasi yung parents ko, yung father ko. Kaya that is why, umabot po kami ng dose. Okay, so grabe po. So isang dosena, pinaka-good news po dyan. Okay, so kung nakikita nyo po, ako po pinaka-guwapo. Okay, may reason po yan kung bakit ako po ang pinaka-guwapo. Kasi sa dose po kaming magkapatid, ako lamang po yung nakapagtapos ng kolehiyo. So grabe, nagsikap talaga, kahit nga sabi ko kanina, sabi ng ating mga magulang, mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. So, good news naman po, maganda naman po yung trabaho ko. Okay, kasi nang pagkatapos ko or pagka-graduate ko po ng kolehiyo, na-refer po ako ng amo ko sa pagiging working student doon po sa school na natrabahuan ko. Okay, so record straight ako nag-umpisa hanggang sa naging assistant principal. Okay? So, graduate by the way ako ng Commerce, okay, at Central Mindanao Colleges. Okay, so, pero ikaw, bakit ako naging assistant principal? Nagkapag-masteran po ako. So, I'm also a graduate of Master in Business Administration. So, sa billing isang assistant principal, nag-ano po ako doon? Nag-handle po ako ng Senior High School Department. Okay, so, too much for that, my background. Okay, so paano ba ako napunta sa negosyo na to? So anyway, sa Unified Product Services, na-invite po ako noong una sa isang ng aking estudyante sa NSTP na subject. So ang sabi niya sa akin noong una, sabi niya, "Sir, di ba mahilig kang magnegosyo? Gusto mo ba magkaroon ng negosyo?" So sabi ko, yes, gusto ko magkaroon ng negosyo kasi commerce graduate ako, gusto kong din magkaroon ng extra income. Kaya nga ako nagtrabaho kasi gusto ko makapag-ipon. Kaso, yun nga lang, walang maipon. Okay, so yun, that time nang sinabi niya sa akin anong passive business ang i-invite niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, ticketing business. Okay, so iba pag ticketing business, halata po bang pangmayaman, di ba? So that is why hindi po ako pumunta kasi sabi ko wala akong milyon to start that kind of business kasi pang millionaire yung negosyo yan. So ngayon po, bakit ako nandito ngayon na hindi naman ako pumunta doon sa orientation na yun? Na-invite po niya ako. Okay, many times niya akong na-invite. So ang last na pagka-invite niya sa akin, sa pilitan po talaga, nasangkot po ako sa isang karumal-dumal po na grabe, na-kidnapping. O, sino po ba dito yung na-kidnap sa inyo? Okay, grabe po ang pagka-kidnap sa akin. Sinabi niya sa akin, "Sir, punta ka ng bahay, meron kaming Thanksgiving." O, diba? Okay, hindi ko alam na meron po lang business presentation. Okay, kasi mayroong Thanksgiving, napunta po ako doon kasi mahilig tayo sa kain. Medyo halata ngayon, diba? So, mahilig tayo sa kain. So, kaya po, napresentahan, okay? So, maliban sa pagkahinaan, nahain sa akin ito talaga yung negosyo nito. Okay, so I'm very thankful for that because nakita ko na mayroon palang gantong klaseng negosyo sa ganitong klaseng negosyo na
maliit lang ang puhunan pero pangmayaman. Diba? Grabe. So anyway, doon nagsimula. That time na gustong-gusto ko yung negosyo, pero ang problema that time is wala po akong pera. Okay? So grabe, diba? Yung buhay po natin bilang isang empleyado, I'm not against employment, pero yun nga, 7 years po akong empleyado, pero grabe po, ang good news po dyan, napakadami ko pong ipon that time. Yan nga lang po yung mga naipon ko, payslip at saka uniform, di ba? So, grabe. Ayun, so, in short, dahil nagustuhan ko yung business, okay, nagustuhan ko yung business, gusto ko siya, sabi ko gawin ko ng paraan, okay? Ang good news yan yung nag-present sa akin that time, the top one earner of, the top 3 earner of Unified Products and Services sa ngayon. Grabe, palapakan po natin si Applyin' Angie. Okay, Applyin' Angie is Kalika. Siya po ang nag-invite, ang nag-present sa akin. Pero yung nag-invite sa akin na time, grabe, napaka, ano po, grabe po yung estudyante ko. Palapakan po natin si Applyin' Glycel Doliana. Siya po yung angel ko dito sa negosyo na to. Okay? So, ayun, nang nagsimula ako sa negosyo na to, anyway, hindi ko siya naging madali kasi sabi ko gang pang part-time ko lang, gusto ko lang talaga yung ano, yung tipong extra income lang that time. Pero grabe, sa ngayon po, hindi na po talaga siya extra. Naging ano na po talaga ako. Tawag na full-time na po talaga dito sa negosyo na to. So, grabe. Ano-ano ba yung mga kailangan natin dito sa negosyo? So anyway, na nag-umpisa po talaga ako, hindi ko din po maintindihan kung bakit kailangan ko ng training, bakit po gagawin yung negosyo. Yan yung pinaka number one nating tanong sa ating sarili. Okay, diba? So maliban dun sa extra income, akal ko extra income lang naman talaga yung gusto ko. Pero bakit kailangan pa mag-attend ng training? Diba? So, grabe, isa po ako sa mga matigas na ulo that time kasi hindi ko po talaga naintindihan yung negosyo. Kung ikaw ngayon po pinipilit ka na mag-attend ng training, okay lang po yan. Okay, so random kita kasi ako din po, nakulit din po ako. Okay, grabe po kakulit si Applyin' Angie that time na actually ma'am pa yung tawag ko sa kanya. And then sir din yung tawag niya sa akin. Okay, so sabi ko sa kanya, ma'am, pasensya po, next time na lang kasi busy po talaga. Kasi alam mo ba yung the moment na nag-ano ako, yung nag-franchise ako, on the next day, na-promote ako to assistant principal. So, sabi dito, maaralin daw yung negosyo. So, talagang nawalan ako ng time to learn the business. Bakit? First time po akong maging assistant principal at the same time, hindi naman talaga ako education graduate. Tapos, tuwing assistant principal. So, inaral ko din po yung pagiging assistant principal. Diba? So, kaya there is why na tawag dito yung natagalan, pag-learn. Kasi, yun nga, inuna ko muna yung pagiging assistant principal. So, grabe yung mga karanasan sa buhay. Okay? So, hindi po talaga madali ang maging mahirap. Okay? So, na yun, kaya ako nandito kasi kaya nga, gusto ko din pong makaalis sa kahirapan. So, sino ba naman sa atin yung hindi gustong umaman, di ba? Lahat naman siguro gustong umaman. Yun nga lang, nawalan lang tayo ng pag-asa, nawalan tayo ng hope na umaman kasi hindi pala madali, di ba? Hindi pala madali yung buhay. Hindi pala madali yung tawag dito, hindi pala madali yung paghahanap buhay, di ba? Hindi pala madali yung pagtatrabaho. Okay? So, nakumita ng malaking pera. Okay? So, dami mong pagdadaanan, di ba? So, sabi, akala natin nung una, ano lang talaga, yung diploma, okay na yun. Pag makapagtapos ka na ng diploma, makapagtapos ka na ng college, meron ka ng diploma, magiging okay na lahat. Okay? Di ba? So, hindi pala, di ba? So, di ba, ang nangyari, kailangan mo palang paghirapan, kailangan mo pa maghanap ng trabaho, kailangan mo pang pagtrabahuan uli, di ba? Yung tipong inaral mo siya, nag-invest ka din doon sa employment, pero
yung the moment na ano na tawag nito yung nagtrabaho ka na, kailangan mo pa din pala siyang pag mag-i-invest ka uli because of those, siyempre doon sa pang-araw-araw mo, di ba? At the same time, mag-i-invest ka na talaga ng malaking oras to earn. Okay? So, grabe, dito po sa negosyo na to, dito po talaga ako mas naturuan ng kung paano talaga mag-negosyo. So, anyway, graduate ako ng Master in Business Administration. Pero sa totoo lang, hindi po talaga alam kung paano talaga ang pag-negosyo. Pero, grabe, dito kay Unified is libre. Libre siya. So just imagine that, based on my experience, diba, nagmasteral ako pero wala po akong negosyo that time. Pero dito kay Unified Products and Services, okay? So dito kay Unified Products and Services ako nagkaroon ng negosyo. So, grabe, ano ba talaga? Yung kasi ang pinakatanong natin sa ating sa sarili, okay? Kung bakit mo siya gagawin, bakit ako mag-a-attend ng training? So, yun nga, isa sa mga kailangan natin malaman dito kung paano talaga mag-negosyo. Kasi kung doon ka sa labas, yung magta-traditional business ka, magta-trial error ka ng business, mas magastos po siya. Okay? So, dito sa Unified Products and Services, yun nga yung tuition fee po natin dito is only 15,000. Pero good news po dyan, may negosyo ka na, lifetime ka pang tuturuan ng mentor mo, 'di ba, kung paano siya gawin ng business. Okay? So, and then libre na yung mga trainings natin. So, 'di ba, napakalupit po ang company, okay? Ang business po na ito. Okay? So isa ito sa mga trainings natin ngayon na i-discuss po natin. Okay? Kailangan kasi natin minsan alamin natin kung ano yung why, yung bakit natin gagawin yung negosyo. 'Di ba? Sa akin po, grabe, yun nga ng mga kwento ko kanina, galing ako sa mahihirap. So, that's why po, gusto ko po talagang makaahon sa buhay. So, dito, akala natin minsan, enough na yung kumita ka, enough na yung tipong may trabaho ka, okay, 15-30, pero hindi mo naisip na paano na lang kung nagkaroon ng emergency. Sa grabe, bakit ko pa mas lalong tinulong yung negosyo na to? Umabot kasi sa point na daming utang, nagkaroon ng sakit ang mga parents, nagkaroon ng sakit ang isa kong kapatid, na which is akala namin ang ano lang, yung tipong simple lang, simpleng sakit lang. Pero wala pa lang simpleng sakit na sa simpleng sakit. Sa simpleng hospital, di ba? So, lahat po may bayad talaga. So, ang nangyari, hindi po siya napapacheck up, hindi po siya napapahospital. Doon na lang po sa tinatawag natin na doktor kwak-kwak. Okay, doon lang po talaga siya dinadala. So, that is why po na nangyari na umabot sa point na walang-wala ako, okay? Walang-wala ako, tapos ang nangyari, nag-bedridden siya bigla. Yung bang tipong gusto mong tulungan, pero yung bang masakit siya na wala kang maibubuno sa bulsa, di ba? So, ayun, nawalan ako ng kapatid dahil sa, yun nga, dahil sa walang pera. Nadala siya sa ospital, pero huli na po ang lahat. So, isa yan sa mga reason kung bakit ko tinuturo si Unified. Kasi sa buhay po natin, di ba, bakit mo gagawin yung negosyo na to? Baka may mga mahal ka sa buhay na gusto mong matulungan. At the same time, kung ikaw, my mother, my father, okay, hindi na po sila pabata, tama, hindi habang buhay, malakas yung mga katawan. So, kung habang kaya, okay, mas maganda na gawin mo na ang negosyo na to. Kasi talaga grabe, yung tipong the time is talagang yung oras po talagang hinahabol. Okay? So, where it comes,
una kong naintindihan kung bakit ko gagawin ang negosyo na to, yung nag-attend ako ng isang training sa isa Jensen, okay? So, ano yon? Foundation to success. Kasi lahat naman tayo gusto nating maging successful, tama? Pero yun ang problema. Paano tayo magiging successful? Diba? Ano yung pinaka-foundation? Okay? So, yun yung the time, tawag nito, yung pag-invite sa akin, na-send sa akin ni Upline Angie, yung poster, the Foundation to Success na training. So, doon ako na-attract. Talagang ayaw ko dati mag-attend ng orientation, but because of the training, mag-attend ng training, because of that invitation sa training na yan, sa Foundation to Success, na ano ko, na sabi ko gusto ko maging successful, pero bakit parang hindi ako makaalis, di ba? So, kailangan pala talaga ng tamang knowledge. Okay? Tamang knowledge. So, that is why, pumunta po ako doon, doon ko po talaga na-realize na kung bakit ko bibigyan ng oras ang trainings ng Unified Products and Services. So, sabihin mo natin, paulit-ulit siya yung mga trainings natin, pero normal po yan. Kasi kung iisipin po talaga natin, mula elementary hanggang college, di ba po, mayroon po talagang trainings. Okay? So, ayun, kailangan mo maintindihan dito yung why, yung bakit, okay, para mas itudo mo siya. Kasi ika nga, if you know the why, the how is mas madali, di ba? Kasi mahirap gawin ang isang bagay kung hindi mo alam ang pinaka-reason mo kung bakit mo gagawin yung negosyo. Diba? So, grabe. And doon ko mas naintindihan, lalo na nagkaroon ng BNS, doon ko mas naintindihan kung bakit ko gagawin yung negosyo. By the way, isa ito. Itong training na binibigay po namin sa inyo, itong DUT, okay, isa ito sa mga nagbigay o nagpaliwanag sa akin, sa aking kaisipan, kung bakit ko siya gagawin ang business. Okay? So, kung bakit ko itutodo ang business at the same time ang learning. Okay? Kasi, ika nga, learning or knowledge the key to success, but the one way to get that knowledge is to attending trainings. Tama? Kasi, walang, ano naman eh, mahirap pong mag-learn sa labas na kanya-kanya na lang. Tama? So, dito po kayo ni Prepare sa Services, libre na yung trainings. Okay? So, sabi nga nila, repetition, okay? Bakit paulit-ulit, sir? Kasi repetition is the mother of all knowledge, tama? So, that is why kailangan paulit-ulit siya para at least ma-stuck sa ating mind, okay? So, sir, ano ba talaga ang kailangan? Okay, yung mga tanong natin dyan, sir, ano ba talaga ang kailangan namin para maging successful? So, kailangan mo yung why mo, klaruhin mo muna. Dream big dreams, okay? Kasi minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Okay? Minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Bakit hindi natin sasarapan? Diba? So, yes, mahirap ang buhay sa labas. Okay? Mahirap. Walang madali sa buhay. Pero, siguro, ito na. Sabi ko nga, ito na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap. Okay? Yung mga tipong i-share mo yung blessing sa iba at the same time, hindi lang ikaw ang kumikita din siya. Diba? So, grabe. Itong trainings na to, itong DOT na to, isa talaga sa mga trainings na kailangan at ulit-ulitin mo siyang atinan. Kasi dito ka matututo kung bakit mo siya gagawin ang negosyo. Okay? So, di ba, lahat tayo gusto maging successful. But before we are going to be successful, ika nga, kailangan po natin na mag-earn ng pera. Di ba? So, tayo, normally, okay, dun sa mga ano natin kanina, sa mga shashiero kanina, normally, okay, di ba, halos lahat tayo nagsimula talaga sa pagiging empleyado. Tama? Gusto natin matuto, okay, ay gusto natin mag-earn. So, that is why, akala natin kasi doon, yun na yung way, yun na yung pinakamagandang paraan para makamit natin yung success na gusto natin sa buhay. Pero kinalaunan ko, nakikita po natin, mahirap din pala, di ba? So, yan.
So hindi din pala siya madali. Okay? So ngayon to be successful, okay, di ba nga mayroon tayong sinatawag na kwento. Okay? Mayroon siyang kwento na tawag nito. Mayroong magkapatid na gustong maging successful. So ngayon, ang way lang to go to, gusto na lang mapunta na kasi ng Manila. Okay? So ngayon, siyempre, ang dadaanan talaga nila, mayroon po talagang dagat. Okay? So ngayon, yung dagat na yan. Okay? So, siyempre, malawak. Okay? So ngayon, yung magkapatid na to, ito magkapatid na to, talagang nag-usap-usap sila na kailangan makarating tayo doon kasi nandun talaga yung ang paraan para magkaroon tayo ng ating mga pangarap natin. So, nagkanya-kanya silang paraan kung paano makapunta. Okay? So, yung isa is lumangoy. Okay? Yung isa lumangoy, yung isa naman nagbangka, yung isa naman nagbarko, pero yung isa eroplano po ang sinakyan. Okay? So yan po, okay, ang mga sinakyan nila. So anong nangyari? Okay? So siyempre, yung lumangoy, ano po ang nangyari? Okay? So yung lumangoy siyempre po, hindi po siya nakarating. Okay? Kasi siyempre sa lawak pa naman ng karagatan na lalangoy yan. Hindi po siya nakarating. So, yung nagbangka naman po, yes, sa totoo lang, binagyo. Okay? So, ang nangyari, na tumaob, hindi rin po siya nakarating. Yung nagbarko naman, yes, nakarating, pinatagalan po siya. Pero, grabe, itong nag-eroplano, okay, siya po yung pinakamabilis na karating. Okay? So, ito yung paraan. Paano ka makakarating sa pararoonan o sa success na gusto mo? Okay? Na para mabilis mo siyang makuha. So, ano po ba yung ibig sabihin dito? Itong mga paraan nila nito. Yung lumangoy, bangka, okay. So, kung gusto mo na, ayan, kung gusto mo mas mabilis, dapat eroplano, tama? Okay? Pero ano itong ibig sabihin? Kung lumangoy ka, ano ang corresponding niya. Okay? So, ibig sabihin ito yung tipong employment. Diba? So, kung nakikita po natin sa employment, I'm not against employment again. Okay? Pero, grabe, matagal. Matagal mong makuha yung mga pangarap. Diba? At tayo, gusto natin yung dreams natin. Okay? Yung dreams natin na tinatawag. Kung milyon ang halaga niyan, kailan ka pa magkakaroon ng milyon employment? Di ba? Mayroon mang kumikita ng malaki, pero yun ka nga, hindi talaga siya, hindi talaga, tawag siya, yung iilan lang talaga. Okay? Hindi lahat. Okay? So, siguro nasa sa mga, sa 1,000 mayroong isa. Di ba? Napakalayo ng ratio. Okay? So, ngayon po, dito po sa nagbabangka, ito po yung nagta-traditional business or self-employed. Okay, self-employed po yun sila. Okay? So, sa pagsi-self-employed, alam naman natin, hindi din madali. Kung wala kang customer, like for example, doktor, wala kang customer, wala ding income, tama? Kung hindi ka kaya ng katawan mo, kahit may customer pa yun, kung hindi ka na kaya ng katawan mo, wala ding mangyayari kasi wala ding magbabayad sa iyo kasi hindi ka din nakapag-service, tama? So ganun po siya ang pagbabangka. Okay? So ngayon po yung pagbabarko, nagta-traditional business po sila. So dami naman naging successful sa traditional business. Pero pinaka number one mo kasing kalaban dito is the human factor. At the same time, sipag, tiyaga, 'di ba? Daming masipag. Okay? Maraming matiyaga pero napakatagal po. Tagal po talaga sila nag-ano, maabot po ng 15 years, maabot po ng 20 years, di ba?
So, bago na maging successful, okay? Yung iba, 50 years, 40 years, di ba? Matagal din, okay? Pero, mayroon talagang nakakarating, di ba? Pero yung iba, di ba? Hindi na talaga, okay? Pero traditional business, yan po. Isa, di ba, mabilis ka naman. Medyo mabilis ka na dyan, okay? Nakakarating. Pero kung gusto mo mas mabilis ang karating, dapat mag-MLM ka, okay? Anong MLM? Makinig lang muna. Anong MLM? Multi-level marketing. Okay? Kasi dito sa Unified Product Services, sa MLM, dami dito kumita. Okay? 3 years to 5 years, may mga, ano na, kumita na ng million. At the same time, ayun, unti-unti na nakukuha yung mga pangarap nila. Okay? Ano bang mayroon dito? Bakit mas mabilis siya? Because of tinatawag natin leveraging. Tama? Leveraging. Okay? Traditional business, pwede tayong mag-leverage. Okay? Ang leveraging po, isa sa mga sikreto ng mga mayayaman kung bakit lalo silang yumayaman. Bakit naging sikreto yan? Hindi kasi lahat gusto, hindi kasi lahat gustong, ano ito? Gustong kumita. Okay? Or gustong gawin yan. Okay? Kasi, nahirapan ka. Kasi on traditional business, in order for you to leverage yourself, traditional business. Marami yan. Pwede ka magpa-franchise ng negosyo mo or di kaya mag-hire ka ng maraming tao na magtatrabaho para sa'yo. Yung babayaran mo. Ang problema naman doon, okay, yung tipong hanapan, ikaw na nga yung naghanap pa ng magbabantay na ikaw din yung babantayan. Diba? Pero dito sa MLM, tulungan lang po talaga siya. Okay? Tulungan lang po talaga siya. Okay? So, sa leveraging mas less ang risk. Okay? Sa MLM, mas less ang risk because of kailangan mo lang talaga maturuan yung mga taong nag-franchise under sa'yo kung paano siya gawin yung negosyo. Okay? So, dito po, mas napatunayan, mas marami po ang naging successful. Okay? Nagkaroon sila ng mga traditional business, nagsimula din dito. Okay? Diba? So, ngayon, ito yung mga way kung saan tayo, since saan ba nabilong si Unified? Nandito po tayo sa MLM. Okay? So, sir, paano ba magle-leverage? So, kailangan po natin mag-aral talaga para kasi ang leveraging ay isa sa paraan para makarating tayo sa ating mga pangarap or sa success na gusto natin. Isa sa mga dadaanan natin. So, sir, ang hirap naman kasing hirap naman kasing gawin ang negosyo. Yes, walang madali sa umpisa talaga. Lahat po mahirap sa umpisa, di ba? So, sino ba yung tipong paglabas pa lang, malaki na, marunong nang kumain, marunong nang magsulat, marunong nang marunong nang magsalita, di ba? Wala naman. So, naghirap ka din, ginaid ka din, tinuruan ka din, para at the same time, maglearn ka, okay? So, ginaid ka din para mas matuto. So, dito sa kanegosyo na to, okay, kailangan natin mag-attend ng training kasi yun ang mag-guide sa'yo, okay? So, ayun, so, dito kay Unified Products and Services, bakit mo gagawin ang negosyo? Kailangan po natin, para ito mas mabilis, okay? Mabilisan po talaga siya. Okay? Kung lahat tayo mong pangarap, kasi pre, ang hinahabol natin sa panahon ngayon is time. Okay? Time talaga. Ito yung pinakaano natin. So, sa panahon ngayon, di ba, may pandemic pa. So, paano na lang? Di ba? So, itong time na to, as much as possible, bigyan mo ng value because it will give you time to enjoy, okay? Gusto natin magkaroon ng time freedom, di ba? Kung dito tayo sa employment, sa totoo lang, walang time freedom, okay? Financial freedom, wala rin, okay? So, sa self-employed, yes, you have the time freedom, but yun nga, financial freedom, medyo malabo din, okay? So, dito naman sa traditional business, time freedom and financial freedom. Kung iisipin mo, yes, they have the time freedom, then meron ding financial freedom, pero sangkad makmak pang paghihirap or ang pagdadaanan natin. Okay?
At the same time, mag-uumpisa talaga dyan, grabe, grabe yung investment, okay? Kasi traditional business, okay? So, hindi ibig sabihin na nag-ano ka, ha? Hindi ibig sabihin na nagkaroon ka na ng tawag nito. Tindahan na maliit, ikaw nagbabantay, isa negosyante ka na. Okay, tawag din sa'yo, self-employed pa rin kasi ikaw pa rin yung isa. Okay, so, ayan, wala namang kita kung wala ka. Walang passive income. Okay? Okay, so dito naman po sa employment, okay, sa umpisa, sabihin na lang natin, trabahuin talaga sa umpisa. Ah, sa employment, I mean sa MLM, okay? So, tatrabahuin talaga sa umpisa. Okay, so, yan, grabe. So, ngayon po, isa sa mga way, okay, dito po sa Unified Product Services, para maging successful ka, mayroon tayong mga bagay, okay, isa ito sa pinapaintindi ko sa inyo na anong difference niya. Kasi may mga bagay po or may mga knowledge tayo na natutunan natin dati na hindi po siya useful, okay, dito sa bago sa negosyo natin ngayon, di ba? So ano siya, so mayroon tayong aayusin, okay, so aayusin sa sarili natin para maslalo tayong magtagumpay. Unang-una po doon, okay, yung tinatawag nating attitude. Ito po isa sa mga ingredients. Isa sa mga ingredients ng pagiging successful, okay, attitude. Di ba? So, ito po yung pinakauna nating aayusin sa ating sarili. Because without an attitude, we cannot be successful, okay? So, kailangan magkaroon tayo ng right attitude. Tamang attitude po siya to do the business. Okay? So, ang attitude na to, yung nga yung sinasabi namin, this is only, kung i-compute natin, i-compare natin to hard work. Okay? Hard work. Maraming ano yun, maraming masipag, pero bakit hindi naging successful? Okay? Kulang. Dito tayo nagkakatalo minsan sa tinatawag na attitude. Okay? So, kung i-compute natin, lahat ng yan may corresponding numbers. Okay? A is 1, 20, T is 20, I is 9, okay, 20, 21, 4, and 5. Okay, so this is equivalent to 100%. Okay. Ito na sa 98 lang to. Okay, 98% lang yan ang hard work. So kahit gaano ka pala ka hardworking, kung tawag nito, kung wala kang tamang attitude, mahirap talaga maging successful. Okay, hindi pa rin po siya enough. Okay? Yung sipag, tiyaga, okay? Hindi po siya enough. Kailangan meron kang tamang attitude. So, ano-ano ba yung mga tamang attitude? Ano ba yung dapat maging attitude natin? Okay? Sa pagninegosyo. Okay? So, ano lang po ah, para sa mga baguhan, okay? So, anyway, kung may masabi man akong ano, medyo masakit, hindi po ikaw yan. Maybe yung katabi mo, okay? Yung katabi mo na may katabi din. Na which is ikaw pa rin. Accept natin. Kasi actually, hindi tayo matututo kung hindi, walang ibang magsasabi sa atin kung may mali tayo. Diba? So, kailangan, accept natin na mayroon tayong pagkakamali for us to adjust, kasi mahirap po talaga kapag hindi ka marunong mag accept ng pagkakamali. Okay? So, unang-una sa attitude. Okay? So, ayan. So, dito sa Unified Products and Services, okay, grabe po, hindi ko ito maintindihan nung una. Na always sinasabi sa akin, sir, okay, kailangan lang talaga GLLA. Ano GLLA? Diba? So, GLLA, okay, ibig sabihin po yan is good listening and learning attitude. Okay, pero sa akin, sabi ko, mas maganda gawin na lang natin great. Kasi kung good lang, it is good only. Diba? Pero mas maganda kung great, if you, kung ano yung itinanay mo siya, din yung aanihin mo. If you, pag tinanay mo yung great, ibig sabihin, great din ang aanihin mo. Diba? So, that is why great listening and learning attitude. Okay?
So, ito pala yung pinakasekreto. Okay, so, nung una talaga hindi ko maintindihan niya, ano ba talaga yun, sir? Okay? Okay, sa ano, ang GLA, o Great Listening and Learning Attitude, makinig ka lang talaga. Huwag ka nang malikot, o huwag ka nang mag-isip, okay? So, kailangan nandito, mayroon ka tinatawag na yes upline. Yes upline. Okay? So, yes upline attitude. Okay? So, ano ba yan? Okay, pag ito, golden rule natin dito sa Unified Prayer Service. Huwag ka nang mag-isip anong yes upline attitude. Pag sinabing ni-upline sa'yo na left-left, pag sinabing right-right, huwag ka nang magtanong. Okay? Huwag ka na rin mag-analyze. Okay? Kasi madalas po sa mga taong mahilig mag-analyze, okay? Madalas po ang labas, paralyze. Bakit po? Lahat na lang ba ng bagay kailangan i-explain? May mga bagay po na mahirap i-explain. Okay? Ang pinaka-importante kailangan mo lang malaman, ang pinaka-importante para sa kabutihan ikabubuti ng business mo at saka sa buhay mo. Okay? As long as hindi mo ikakamatay, okay? Basta legal, moral, ethical, yes, apply ka rin. Okay? So, ayan, golden rule natin dito, unang-una is yes, apply. Okay? Two golden rule. Golden rule. Okay, so mababasa ba? Okay, two golden rule. Unang-una po is yes upline. Okay. Pangalawa, okay, if you think your upline is wrong, go back to rule number one. Ano yung rule number one? Yes, apply. So, no choice ka. Okay? Kahit sabihin man natin na basta, ang pinaka-importante ang inuutos sa'yo, legal, moral, ethical, at wala kang inaapakang tao at the same time para sa negosyo mo. Okay? Huwag ka nang magtanong, huwag ka nang mag-analyze. Okay? Kailangan lang talaga dyan, yes, apply. Okay? Isa yan sa mga attitude. Actually, ito yung isa sa mga nahirapan ako nung una kasi talagang hindi ko masyadong ma-internalize ano talaga yung GLA. Kasi ako po talaga, isa akong GLU. Okay? Sa Bisaya kasi ito na term, gahi lagig ulo. Okay? Gahi lagig ulo. Ibig sabihin sa Tagalog, yes, matigas yung ulo ko. Okay? So, talagang pag sinabi na apply na ganito, hindi ako nag-a-attend, ganun pa. Kailangan pang sapilitan, okay, di ba? So, bakit ako mag-yes apply? Okay, so, siyempre, anong pinag-uusapan natin dito? Pagyaman mo, pagbago ng buhay mo. Kailangan pa ba nating ipipilit yan, di ba? So, huwag ka nang magtanong, huwag ka nang mag-ano. Kasi, pag negosyo yung pinag-uusapan, okay, ito siya, kailangan talaga yes apply. At the same time, like for example, ikaw, sir, ano naman na kasi ako eh, kapag ito, mas magaling ako dyan. Alam ko na yan. O, yan. May mga attitude na acne, okay? Bawal po yan. Ito yung mga bawal, okay? Acne, sige, acne. Alam ko na yan. Ang tanong, kung talagang alam mo na, mayaman ka na ba? Okay, naging mayaman ka na ba? Okay? So anyway, kailangan natin dito maging humble. Okay? Kung ano man yung mga position mo, mas mataas man, yung narating mo na sa doon sa nagtuturo sa'yo, makinig ka lang. You need to be humble. Ito lang yun. Okay? You need to be humble. Bakit? Ano ba? Humble. Need to be humble kasi ika nga yung pride, okay, yung pride na tinatawag is a very, is tasteless, is a shapeless, but hard to eat, di ba? Mahirap lulukin, okay? So kailangan natin ipagpag yung pride natin, okay? Kasi hindi tayo yayaman dyan, di ba? Kailangan muna natin makinig. Okay, so kailangan
Kahit sino man yung nagtuturo sa atin, kahit sino man yung nagkakandak ng training, okay? Ano mo, tawag nito, kailangan bigyan mo ng oras, bigyan mo din ng importansya. Makinig ka kasi may mga sasabihin siyang posibleng makarelate ka at mas, yun pala, yung mga nasasabi niya, yun pala yung pinakasikreto mo. Pinakasikreto, or yun na lang pala talaga ang kulang sa'yo para maging successful ka. Diba? So, okay, ika nga sabi, knowledge is a continuous process. So that is why kailangan talaga never stop learning, never stop attending trainings. Kahit sino man yan, kailangan mo lang dito magiging empty cup ka lang. Okay? So, wag acne. Empty cup. Okay? So, kailangan mo willing ka lang talagang matuto. Okay? Maaring ikaw is kung professional ka, kung doktor ka, maaring ikaw expert ka doon sa paggagamot. Okay? Kung ikaw teacher ka, maaring expert ka doon sa pagtuturo sa school. Pero pag pinag-usapan unified, kailangan mong mag-yes apply, kailangan mong maging humble, kailangan mong maging empty ka kasi para hindi masayang yung oras mo. At the same time, kasi kung yung nagtuturo sa iyo, siya yung mas nakakaalam sa negosyo. Tama? Okay? So, kung yung pagiging teacher, di ba, inaral mo, yung pagiging doktor, inaral mo, pagiging engineer, inaral mo din yun. So, dito kay Unified Practice Services, aaralin din natin siya. Kasi, simpleng pinag-uusapan natin, kumita ng million, di ba? 2.7 million per month ang kikitain natin dito, di ba? Doon nga sa, tawag nito, doon nga sa, employment, di ba? Inaral mo din, nagkaroon ka ng diploma, di ba? Ako din mismo, totoo lang, hindi lang mo isang beses nag-aral, nagmasteral pa talaga ako kasi yun ang akala ko that time na makapagbigay sa akin ng ano, ng tawag ito, yung pangarap ko. Pero yun nga, hindi nga siya talaga enough. Okay? So, ayan, nang nakita ko tong negosyo na to, kapag-decide na ginagawin ko to para extra income that time. Pero nang maintindihan ko, grabe, ayan, pabalik-balik sa training. Okay? Pabalik-balik talaga sa training. Kasi, I know na, kung, nito, kung iisipin, I have my master degree, pero, tuturo kung paano gawin sa Unified, hindi ko naman, hindi naman naturo yan sa school. So, that is why, nag-submit po ako sa aking mentor. I'm very thankful. Palakpakan po natin ulit si upline Angelis Calica sa top 3 earner ng Unified, which is siya po yung talaga yung pinaka nagpukpok sa akin, nag-hatak or naghila sa akin. Kaya kailangan mo mag-yes upline, tawag lang, magpahila ka lang. Okay? Hindi ka dito hihilahin sa kasamaan ng upline mo. Okay? Para yan sa kabutihan ng negosyo mo at sa iyo din. Okay? So, kasi you are part, kung nakikita nyo, if this is your upline, at ikaw nandyan, okay, upline, you are part of the business of your upline. This is you, okay? Ikaw ba yan? Okay? So, this is your upline. You are part of the business of your upline. Kung mangyayari dyan, kung tuturuan ka ng upline mo ng mali-mali, mali-mali ka din kanyang negosyo. So, mangyayari, siyempre, masisira ang business niya. So, ngayon, bakit kanya pinupush na mag-attend ng training? Kasi, dyan talaga kayo matututo lahat-lahat. So, yes, apply niyo. Okay, huwag ka nang magtanong, huwag nang mag-analyze. Kailangan mo lang mag-yes, apply. Okay? So, at the same time, ano ba, kailangan natin dito be industrious. Okay? Be industrious. Okay, kailangan natin maging masipag. Okay? Sa industrious yan. Okay? So, at the same time, tanggalin natin yung tipong yung kasi-kasi. Kasi-kasi. Okay? Kasi-kasi na attitude. Kasi upline, ganito, ganito, ganyan. Dami mong rason, di ba? Bakit ka ba nag-invest? Okay, bakit ka pa nag-invest kung
pag-attend ng training, marami ka pang rason, di ba? So, kailangan, bigyan mo talaga siya ng oras. Okay? Give time. Kasi nag-invest ka na dito, hindi kaya nga, sinasabi naman namin, during sa pag-present ng business, sinasabi na huwag kang, tawag nito, talang kailangan natin aralin yung negosyo. Hindi naman sinabi doon na, i-invest ka lang, tapos patulugin mo, ano yan, kikita yan. Huh? So, kailangan dito, mag-invest ka, aralin natin ang negosyo, di ba? Yun ang sinasabi. So, that's why kailangan natin aralin ang business at tanggalin mo yung kasi-kasi na attitude. Hindi kaya yaman dyan. Totoo lang. Pero hindi naman ikaw yan. Yung katabi mo. At the same time, yung maarte, okay? So, dati, yung offline kami, di ba? Grabe, sasabihin nila, sir, ulan kasi, sir, mainit. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay? Diba? Kung inarason mo yung ulan, kung mag-ulan naman, ay kung mainit naman, sabi mo, bakit mainit na naman, nagre-reklamo ka, diba? Saan na lang pupunta si God? Okay? So, bawal na yung tipong tanong ka ng tanong, na kailangan mo lang, ano, kasi dito ah, ito yung isang kwento, okay? Gusto niyo ba ng kwento? Okay? So, yung kwento ng ni Juan matanong. Okay? Itong si Juan talaga, grabe, halos lahat na nakikita niya, tinatanong niya. Okay? So, naglalakad siya, papunta siya ng bukid. Okay? So, may napadaan siya sa isang sampay. Okay? So, ngayon, halata niya, di ba nakita niya naman, sino ba hindi pa nakakita ng bunga ng sampay? Or nakakita ng sampay? Mayroon pa ba? Okay. So, ang sampalok po, 'di ba nakita niyo naman maliit talaga yung bunga niya, pero napakalaki ng puno. So sabi ni Juan, "Lord, mali. Ang laki-laki ng puno, ang liit-liit ng bunga. Mali." 'Di ba? Grabe, kinwestiyon niya. So ngayon, nagdulo, okay? Na napadaan siya isang pader, ay nakapaskil. Bawal umihi, pero bakit doon mapanghi? Di ba? Tinanong niya naman uli. Grabe. Okay, so at the same time, lakad-lakad din siya. Hanggang sa nakita niya ang isang pakwan. May nakakita na ba ng pakwan? Okay, nakakilala na ba ng pakwan? Okay, di ba ang pakwan? Wala siyang puno. It's a vine. Vine siya. Which is, pero malaki yung kanyang bunga. Well, just imagine. Okay? So sabi niya, Lord, mali. Ang liit-liit ng puno, ang laki-laki ng bunga, mali. Okay? So, grabe talaga ito si Juan. Lahat na lang, halos lahat na lang tinanong. Nung napagod siya, bumalik siya sa kanyang ano. Napagod siya, nakaramdam siya ng pagod. Nakita niya uli yung puno ng sampalok na sinabi niyang mali daw. Okay? So, nagpahinga siya, nandun siya sa ilalim ng sampalok. So, ang malupit po dyan, grabe, bigla pong nahulog yung isang, ano, yung isang bunga ng sampalok sa mukha niya. So, ang nangyari, sabi niya, Lord, tama ka. O, di ba? Kasi kung iisipin natin, paano na lang kaya kung yung pakwan ang nahulog sa mukha niya? O, di ba? E, paano kung durian ang nahulog sa mukha niya? O, diba? So, kailangan kung minsan, huwag ka nang magtanong, kaya nga yes, apply lang. Okay? Kaya kung minsan, ilang may mga bagay na hindi natin ma-explain, pero kailangan mo lang sumunod. Basta as long as, hindi naman ikakapahamak. Diba? As long as legal, moral, ethical. Okay? Huwag ka nang magtanong, mag-yes, apply ka na lang. Okay? Be humble, be intikap, okay? Be industrious. Okay, tanggalin yung kasi-kasi, tanggalin yung maarte, okay? Bawal yan, yung maarte. Okay? So, at the same time, kailangan dito maging consistent ka, okay? Maging consistent tayo sa ating mga ginagawa. Lalo na ngayon, kasi nasa online tayo, okay? So, ang isa sa naking problema ngayon, ang kinaroso natin, tawag nito, internet, o oh, diba? Sir, wala kasing internet. Okay, mahina kasing internet. Okay, maraming paraan pag gusto, di ba? Kung talagang gusto mo,
maraming paraan. So kagaya nito. So anyway, oh, anong sikreto? Okay. So since dito po is bawal kaming lumabas dahil sa taon nito nagkaroon ng alert. Okay, nag-alert. Bawal kami lumabas pag gabi. So ngayon ang ginawa ko, ito na. Solution is to create a video para ipi-play na lang during the training. Diba? So ganun po siya. So para paraan, okay, kung mayroon kang client online, tawag nito, pwede namang chat, pag as long as na-chat-chat mo siya, okay, hanap ka ng mga video sa YouTube, marami dyan, di ba? Marami dyan na pwede mo ibigay sa kanya, sir, panuwirin mo lang ito, balikan kita mamaya, or ma'am, ganito, ganito, ganito. Ganun, simply lang, okay? At the same time, ang tawag dyan, so simply, huwag naman palaging irarason na lang natin yung isang bagay na dapat maging daan para magpagbigay sa atin ng income. Diba? So, kailangan gagawan mo siya ng paraan. Kung yun ang yung bagay na dapat mong gawin para magka-income, gawin mo siyang rason para hindi gawin, paano ka magkaka-income? Diba? So, kailangan gawan ng paraan. Okay? And congratulations, ha? Congratulations sa lahat na nandito ngayon na nanonood o nakikinig sa atin. Kasi, tawag dito, that you are one step forward. You are one step forward to your success because you invest time para sa training. Okay? Diba? Kasi yun talaga. Hindi lang pwede nag-invest ka lang ng pera. Mag-invest ka rin pala ng oras para sa knowledge. Kasi knowledge the key to success. Kahit marami ka pang oras kung wala kang alam. Okay? Kahit marami ka pang client dyan, o diba? Yung ba tipong gusto mong ano, gusto mo agad-agad kumita, okay? Atat na atat ka, mag-book ng ticket, nag-advertise ka kaagad. Ang malupit po dyan ng hindi mo pa alam kung paano i-navigate ang system. O, sino ngayon ang problema, okay? Sabi ko, alam ko na to, okay? Maraming experience yan. Pero sabi, mag-book na siya ng ticket. Ang malupit yan, hindi pa nakatid ng training. Nag-book siya ng kanya-kanya lang, okay? Nag-explore lang siya kasi sabi nga daw nila, explore lang muna. Okay? Imbis na explore, okay? Pag sabi explore mo muna, wag ka munang mag-book, okay? Explore lang, okay? Kasi kung minsan tayo is masyadong magaling, kumbaga, dahil magaling na siya, okay? Dahil matalino, okay? So, ang nangyari, imbis na ang flight is Manila to Davao. Okay, Manila to Davao. Ang nalagay Davao to Manila. O, di ba? Just imagine, hindi pa nakapunta ng ano na, nabalik na siya. Okay. So, yun. Isa sa mga, dahil dyan sa taon nito, lack of knowledge. Okay? Okay, kung yung sinasabi nila, little knowledge dangerous. But, no knowledge is disaster. Diba? So, naging disaster ang nangyari. Dahil sa, ayun, naging magaling daw siya, yung matalino. Okay? So, kailangan ano yan. Bawal dito yung matalino. Kaya ngayon yung sinasabi, dapat bubo ka lang. Bakit bubo? Okay? Kasi ang bubo, diba, matuturuan. Okay? Magkaiba ang bubo sa tanga, mga kaibigan. Okay? Bakit? Ang bubo, matuturuan mo, susunod yan. Pero kasi pag matalino, 'di ba? Dami pang kasi-kasi, dami pang tanong 'yan. Hindi agad papasok na kung hindi nasasagot yung why niya, bakit ko gagawin 'yan. Okay? Basta sa pagyaman, huwag ka nang magbakit-bakit diyan. Okay? Ano lang, sumunod ka lang. Okay? Dapat bubo lang dito. Dapat yung term na namin dito, kailangan magpauto. Bakit? Mahirap. Okay, di ba isa yan eh. Isa yan sa yung pride natin, di ba? Mahirap ang pauto kung mayroon kang ma-pride. So, kailangan mong labanan yan. Kasi walang mangyayari sa'yo kung hindi ka magpapauto. Kasi kung tutuusin lang, reklamo ka ng reklamo, hindi ka nagpapauto sa upline mo. Which is, nagpauto ka nga dun sa boss mo. Di ba? O, bakit? Hindi naman sinabi sa'yo, di ba? Hindi naman sinabi sa'yo na ito gawin, pag na-hit natin ito, yayaman ka. Wala. Pag na-hit niyo yung goal niyo, sinong yayaman? Siya.
Di ba? So, kung nagpautok ka nga doon na hindi naman sinabi sa yung yayaman ka, bakit hindi mo gawing magpauto na lang din dito sa apply mo para may magbabago sa buhay. Di ba? So, hindi yan para sa amin mga kaibigan. Okay? Partners, hindi yan para sa amin, kundi para yan sa iyo kung yung sinasabi namin. Okay? So, huwag ka nang magtanong, huwag ka nang mag-analyze, napauto ka lang, magiging bubo ka lang muna. Okay? Bawal kasi talaga dito yung magaling. Okay? Kasi pag masyado ka lang magaling, hindi ka na talaga matuturuan. So, kailangan sa taon ito, sa umpisa, okay? Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan magiging bubo ka lang for the rest of your life dahil nandyan naman si apply na nagtuturo. No! Sa umpisa lang yan para at least matuto ka. Kasi ako sa totoo lang, hindi ako nakarating sa ganito. Hindi ako kumita siguro. Kasi actually, mga 4 months I think na hindi ako hindi ko inaral yung business. Ang good news, wala akong income. So kung ikaw ngayon, wala pang income, okay, normal lang yan kasi nasa learning stage ka pa lang. So anyway, okay, so grabe meron tayong aso. Okay? Okay, ito yung tipong, gusto ko rin isa, paliwanag sa inyo. Tawag ito, yung pagod, yung hihirap, kumbaga, okay? So, dito sa Kailipay para sa services, sa mga nag-uumpisa, ito talaga yung pagdadaanan natin. Okay? Ang pagod dyan, inverted term. Sipin na lang natin, perfect triangle yan. Okay. So, ito yung network, effort, sacrifices, and ito yung income. So, sa umpisa talaga, wala kang network, di ba? And you start, wala kang network. Pero grabe yung effort. Bakit grabe yung effort? Because maglo-learn tayo, di ba? Madami yung sacrifices. Bakit? Di ba grabe yung adjustment? May yung tipong dati, ano lang naman, bahay, trabaho, yan lang yung gawin, ginagawa mo. Pero pagdating mo pala sa bahay, meron ka pa palang aaralin. No? Di ba? Ngayong oras na to, di ba? Imbes na matutulog, mag-aaral ka pa pala. Okay lang yan, okay? So, sa umpisa, ganyan talaga. Okay? But then, huwag kang tumigil. Kasi, kung isang puno, ang tinanim natin dito, okay? Ang tinanim natin dito po ay isang mangga. So, siyempre, pag ang mangga, anong unang tutubo sa mangga? Diba? Ang unang tutubo talaga sa mangga is yung ugat. Ang lalabas. Diba? So, yung ugat na yan, halintulan sa knowledge na magkakaroon ka. Kasi dalawang income mayroon dito sa Kaunified. Okay? Ang pinakaunang income na mayroon ka dito, yung tinatawag namin intangible income. Intangible. Okay. Ano yung intangible income? Yun po yung knowledge mo. Di ba hindi nakikita, pero nararamdaman mo. Okay? Yung knowledge na yun. So, yan po siya. Ibig sabihin, pag tinuloy-tuloy mo yung trainings, magkakaroon ka ngayon ng knowledge, magkakaroon ka ng ugat. Tama? So, pag marami kang alam, pag strong yung foundation, pag mas malalim ang ugat ng isang puno, di ba mas mayabong, mas matibay ang puno, di ba? So ngayon, dahil sa pag-attend mo ng trainings, nagkaroon ka ng downline, nagkaroon ka na ng konting income, di ba? Meron mong 1,000. So ang nangyari dyan, nagkaroon ka na ng dahon, di ba? So ituloy-tuloy mo lang yun siya, sacrifices. Kasi sa una, kung ikaw lang yung nag-i-invite, okay, time will come, pag karoon ka na ng ano, meron na yung mag-i-invite para sa iyo. So, nababawasan yung effort mo. Then, nung una, ikaw lang talaga mag-isa, pero ngayon, well, nagkaroon ka na ng mga partners, okay, dahil sa taon ito, natuto ka na talaga kung paano gawin yung negosyo. So, mas nalilis yung trabaho mo, okay, di ba? Pag lumalaki yung income, okay, yung network mo lumalaki,
lumiliit ang effort, lumiliit ang sacrifices, pero nagkakaroon ka din ng income. Diba? So, ganyan, tuloy-tuloy mo lang until such time na darating ang panahon na maliit na yung effort, napakalaki ng network mo, okay? Napakalaki na din yung income, na sacrifices maliit na lang. Katulad ng mga top 1 natin, di ba? Ang mga top earners namin yun. Ang top 1 na lang, or sabi na lang natin itong ano, yung Hall of Famer natin, si Ma'am Chini. Grabe, di ba? So, yung tipong nasa bahay siya, kasama na yung anak niya, pero grabe, malaking kinikita. Okay? So, kailangan natin i-build an empire. Okay? So, ganyan. So, una-una talaga ang i-earn mo dyan is talaga is yung intangible income. So, nagkakaroon ka ng downline habang nagkakaroon ng ito. Yung puno na tinanim mo, lalakit-lalaki yan. Di ba? Ganun po siya. Until such time, na magkakaroon talaga ng bunga. Okay? Na which is mag-harvest ka na. Okay? Magkakaroon ka na ng income. Yun na yung tangible. Okay? Tangible income, yun na yung pera. Okay? Money na ikikitain mo. Okay? Yan po kung bakit mo kailangan aralin yung business, kasi magtatanim ka muna dito talaga ng knowledge. Kaya nga sinasabi natin, knowledge the key to success. Okay? So, tamang knowledge po talaga ang kailangan natin dito. Marami kasi mga knowledge na alam ko mayroon ka na mga knowledge before, pero iba, magkaiba po sa qualified products and services. Even though kahit nga ako, sabi ko master in business administration, graduate ako, inaaral ko yung negosyo na to eh. Okay? So, hindi, kasi iba din yung turo sa school. At the same time, isipin mo, sino ba nagtuturo sa school? Usually po, mga empleyado din. Empleyado din yung mga teachers. So, anong labas ng estudyante? Diba? Kasi sabi nga nila, kung sino yung nagme-mentor sa'yo, yun yung magiging future mo. Kung sino, saan, kung sino, diba? Yun yung magiging ano mo, tawag nito, yun yung susundin mo. Katulad ng mga, ano diba, mga teacher. Dami naging teacher kasi yun yung nagtuturo talaga. Diba? Yung mga estudyante, gusto ko ng teacher, idol niya, may idol silang teacher, diba? Ganun. So, so marami naging teacher. Pero, yun nga, walang passive income. So, dito, ano lang, magpa-guide ka lang sa kay apply mo. Magpa-guide ka lang, maging humble ka lang, huwag ka nang magtanong-tanong, okay? Huwag ka nang mag-analyze pag anong pinagawa sa'yo. Sundin mo lang, okay? Sundin mo lang basta as long as legal, moral, ethical, at walang inaapakan ka. Okay? So, yan yung mga kailangan natin dito. Consistent, okay? Maging consistent ka din pala sa mga, sa ano natin, sa pag-attend ng trainings. Kasi, yun yan, palit-ulit siya, okay? At saka, the same time, totoo lang, ako mismo, kinakalawang talaga, yung nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng 2 months, mga 2 months yun, nasabi, maging simpatya muna tayo. So, sobrang simpatya. Nang sabi niya, kailangan na natin mag-market kasi walang mangyayari kung hindi tayo gagalaw. Mas lalo tayong mahihirapan kasi walang kasigurang kailan matatapos ang hindi pa eh. Matatapos ang COVID. So, ngayon, nang nag-market, alam mo ba yung parang nawala na din yung paano ba yung ipipresent, naglalag ka na din. Okay? So, kaya kailangan talaga continuous yung consistent tayo sa pag-learn, pag-a-attend ng trainings. Kasi, yung tipong, di ba, yung isang lagari, okay, yung isang lagari, yung lagari, pag ginamit siya ng ginamit, di ba, nabuburol, okay, kahit sabihin natin, itatambay mo na lang dyan, okay, itambay mo na lang sa gilid, nabuburol pa rin siya, kinakalawang. So, anong gagawin? Kailangan siyang anuhin, hasain ulit, di ba? So, itong trainings na to, ito yung mga sinasabi nating sharpening the saw, okay? Sharpening the saw para masasharpen ulit yung mga natin, mare-refresh ulit tayo, okay? So, pag, di ba, mas mabilis ang process ng pagputol ng kahoy kung mas matalim yung mas matalim yung lagari. So, ganun din dito, mas mabilis kang kikita, mas mabilis kang magkakaroon ng result kung mas matalik, kung mas marami ka ng alam sa
sa negosyo natin. So kailangan mo atin ka lang muna talaga ng limits. Okay? So ayan, consistent din sa mga activities lalo na sa mga postings, okay? So kailangan tuloy-tuloy siya. Okay, wag tawag nito. Kailangan talaga kasi magtanim-tanim ka dyan eh. Okay? Wala kang harvesting ko, wala kang itinanim. So, bago lalaki yung grupo mo, bago lalaki yung income mo, kailangan mong palaki yung grupo mo, di ba? From sa ladder to success, para magkaroon ka ng malaking income. Okay? But before na lumaki yan, kailangan mo talaga marami kang natanim. Okay? Kasi walang magpipiin kung wala kang nakakausap. Okay? Wala kang kausapin kung wala ka lang na pro-prospects. So, kailangan mo mag-prospects. Di ba? Mag-prospecting ka. Okay? So, sa online, sa ngayon, napakadali po sa ngayon. Kasi, grabe. Tawag nito, grabe yung, ano, daming naghahanap sa online business. At the same time, hindi na siya mahirap na gawin kasi online na, training, at the same time, orientation, na tawag nito na hindi mo na kailangan maggastos ng mamasay mag-spend ng more time para sa biyahe dito na sa bahay ka lang pwedeng-pwede na. Okay? So grabe. And next po niyan is yung tipong dito sa Ka-Unified tawag diyan kung bakit ka nagti-training, yung may sinasabi investing time niyan. There are two way in using our time. So, yung spending time or investing time. So, yung spending time, ibig sabihin, yung katulad ng iba, which is, nag-i-enjoy sa labas, ng iba, tingin na lang ng TV, sa bahay, they spend time. Kasi hindi naman talaga nag-earn doon. So, dito sa atin ngayon, congratulations sa mga nakikinig. You spend your time, you invest your time because you invest time to earn knowledge na yung kakailanganin mo para mas tumi. Diba? Palakpakan natin. So, yun po. Okay? So, kailangan yung maging visionary tayo. Okay? So, ano ba yung visionary? So, simply, kasi what your mind can concede, your body will receive. Kung hindi mo siya naiisip, hindi mo siya mangyayari sa'yo. Kung kailangan maging visionary ka sa future mo dito sa Ka-Unified, kailangan yung isip mo is yung isip mo talaga is yung magiging top earner ka, di ba? Yung makukuha mo yung pangarap mo dito. Kasi pag hindi mo talaga siya naisip na ganun, sigurado ako hindi ka rin makakarating kasi isa yan sa kailangan na mayroon ka. Okay? Isipin mo muna. Okay? I-vision mo siya muna. So, lahat ng bagay nagsimula sa ating isip. Okay? Kaya, beware ka. Beware ka because the more na inigiisip ka ng negative, the more na negative yung magiging result niya. Diba? Kung anong itinanim siya din ang aanihin. So, hindi pwede kung nagtanim ka ng negative sa isip mo, ang labas sa katawan mo, positive. No. So, ano yan? Talagang, dapat positive yung iniisip mo. So, kailangan mag-vision ka ito kung dati. Dito, iisipin mo, kung ako ngayon ang nagsasalita ngayon dito, kailangan ikaw din, manggigil ka na dapat sa susunod, ako din yan. Ganun siya. Vision mo yan. Kasi dyan ako nagsimula. Akala mo yung dati na yung trainings or yung awarding. Okay, grabe. First akong attend, wala akong award. Pero sabi nga na, kailangan mo attend para maramdaman mo, para makita mo ang reality na totoo, maraming kumikita. Okay, so kasi hindi mo mag-vision kasi kuminsan, ang tao talaga, yung sinasabing to see is to believe, di ba? So, yan, nakikita mo, dahil pag nakikita mo, magigil ka kung nagawa nila, magagawa mo rin. Yung ganong feeling dapat na mayroon ka. Yung binivision mo na hindi pwedeng sila lang, di ba? Magagawa ko din yan, di ba? Kung sila yumaman, kung karoon sila ng sasakyan, karoon sila ng mga sports car, magagawa ko din yan. Diyan din ako nag-umpisa. Okay, so grabe.
Kaya sa vision ko dati, na dati tagapalakpak lang, ngayon ako na ikaw na rin pinapalakpakan, di ba? Napakasarap sa pakiramdam, pero yung ikaw na pinalakpakan, alam mo yung feeling na bilang isang apply, yung gigil mo din na hindi dapat kulang. No? Mas maganda din na may kasama din ako. So, ganun po siya. So, basta magpagay ka lang dito kung bakit ka hinihila ng applying mo sa trainings dahil gusto ka niya din magkaroon ng result kaya gaya niya. Okay? Eh, huwag ka na magtanong kung bakit ka mag-attend na training. Okay? So, ano lang, be humble lang. And then, yun, kailangan natin yung mag-attend talaga ng training kasi it's part of centering. Okay? Centering siya yung katulad ng isang bonfire. Okay? Which is, diba, pag umaalis ka, pag umahataw ka, magka-encounter ka ng mga discouragement. Grabe yung mga discouragement. Okay? So, katulad ng isang bonfire, diba, daming kahoy yan. Pag inalis mo yung isang kahoy, yung init niya, yung apoy niya is nababawasan hanggang sa mawawala. Okay? Para mas lumakas uli yung ano, kailangan mong bumalik sa grupo. So, kailangan mong mag-attend ng training siya, kailangan mong mag-consult kay apply. Okay, pag nagpatawag sa apply ng meeting, attend ka lang, okay? Eh, ano man problema mo dyan, kailangan isit aside mo muna yun. Kasi, para hindi ka tuluyan mawalan ng fire, okay? Mag-attend ka ng DOT, para hindi ka mawalan ng fire, okay? Ganun po siya. Okay, so, at the same time, maraming mga motivational ngayon sa ano. Kasi sa amin dati, so, yung wala pang pandemic, hindi pa talaga namin appreciate yung online, kailangan pa namin pumunta talaga ng office. So, sa ngayon, ano, virtual lang lahat. Si upline, pwede mo lang tawagan, pwede mo lang i-video call para mag-consult ka and then mong papapower up. Ganun lang. Okay? So, yan. Okay? So, hopefully maraming naintindihan, pero grabe, hindi na po dyan nagtatapos ang lahat. Okay? So, maliban po doon, si ba? Attitude. Yan po yung mga attitude kanina. Grabe. So, ngayon po, isa sa mga pinaka- ingredients din. Isa sa mga ingredients na dapat mayroon tayo sa pagninegosyo. Ito yung tinatawag namin okay? Okay? Kailangan mayroon ka rin belief system. Belief system. Okay? Yung belief system natin dapat this is 100% din. Hindi pwedeng 99%. Okay? Bakit? Alam nyo ba yung kwento ng isang ano? Ang kwento ni Juan. Okay, so ibahin natin si Michael. Okay, kwento ni Michael. So, ito si Michael, grabe talaga yung paniniwala niya. Okay, grabe yung paniniwala niya. Isa siyang preacher, okay? So, grabe yung paniniwala niya pananampalataya niya sa Panginoon. So, ngayon naging umabot sa edad na medyo matanda na, okay? So, pero grabe talaga yung grabe talaga yung belief niya pero yun nga sinubok ng panahon, nagkaroon ng bagyo, okay? So, tawag dyan mali. So, ano natin? Ibahin natin yung sorry. Ibahin natin yung story, okay? So, ito yung story ng piloto, yung tayo, para mas maano siya. Okay? So piloto, di ba? Kung sino dito nakasakay ng eroplano, lahat naman siguro nakasakay ng eroplano. So, kung nakasakay ka ng eroplano, di ba, meron yung announce yung mga piloto before sila nilipad. So, one time, yung piloto, ito yung sinabi niya, 99% makakarating tayo, 1% hindi. So, kung ikaw yung pasahero, sasakay ka ba o hindi? Di ba? So, kung ikaw yung pasahero, na talagang yung iba sasabihin nila sasakay. Yung iba naman, hindi. Okay? Ang tama naman doon talagang gawin, dapat hindi ka sasakay. Bakit po? Okay? What if mangyari yung 1%? Ilang buhay ang mawawala? Diba? Okay, so, yung 1% na yan, posibleng maging starting na kung bakit ka nagkaroon ng
bakit nagkaroon ng malaking problema, di ba? So katulad ng isang ano, sa isang kisidlan ng tubig, isang batya, okay? So kung yung batya is may kunting ano siya, kunting butas. So kahit sabihin man natin na konti yan, time will come, lalaki yan. Di ba? Mauubos yung laman. So that is why kailangan 100% yung belief mo. Okay? So saan ka ba maniniwala? Kasi pag 99% yung belief maniniwala mo, sigurado ako may chance pa yan na mawala ka or malaglag ka, di ba? So kailangan 100% yung paniniwala mo. 100%, okay? Number one, kay God. Okay? Hindi naman siguro ibibigay sa atin ang isang opportunity na to kung hindi para sa atin. Diba? And God, di ba, nandun na nga yung sabi ni God, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you. Di ba? Basta ganun. Yung gusto niyang ano, hindi ko lang ma-memorize, okay? So, ang gusto ni God sa atin talaga is mag-prosper tayo sa buhay. So, but then, nasa atin kasi yung desisyon, nasa atin kasi yung galaw. Kaya sabi nga dun niya, galaw tao para tulungan ka. Pero, kung hindi ka gagalaw, siyempre sinong gagawa, di ba? Parang yung tipong humingi ka ng pagkain pero hindi ka nagtanim, walang bunga na mangyayari, di ba? Yung bang tipong, Lord, bigyan mo naman ako ng prutas, pero hindi ka naman nagtanim ng prutas. Okay? So walang puno na mamumunga ng prutas. 'Di ba? So kailangan ano ka? Ano nito? Kailangan galaw tayo. So paano ka, Lord, gusto kong kumita? Okay? So nagbigay ngayon si God sa atin ng isang vehicle. Okay, gusto ko, Lord, makuha yung aking pangarap. Okay? So nagbigay ngayon si God ng isang vehicle, which is ito na si Unified Products and Services. 'Di ba? Ito na yung ano, ito na yung vehicle na binigay niya sa atin. Kaya that is why kailangan believe 100% kay God na siya yung nagbigay talaga ng opportunity ito para sa atin. Para maging prosper tayo. Para makuha natin yung pangarap natin. Pero kaya galawin natin. So maniwala ka din sa company, okay? So, kay Unified Products and Services Company. Okay, dapat 100%. Maniwala ka rin sa ating presidente, okay, sa mga sinasabi ni Pres Gravito, President Emmanuel Pascual, na very humble na tao. Na kung totoo si, di ba, vision niya, sinasabi niya sa atin kung ano yung gusto niya mangyari sa system, okay, mangyari sa business natin. So, dati, sinasabi niya lang magkakaroon tayo ng Cebuana. Sa totoo lang, doon start ako ng negosyo na to, wala pang Cebuana. Wala pang ano. wala pang Western. Pero sinabi niya, in-announce niya doon sa mga sales rally, in-announce niya na magkakaroon tayo ng ganito, ganyan. So, nagkakaroon talaga. Di ba? Grabe. So, at the same time, wala na tayong in-announce niya na additional. So, grabe. And, tawag nito. Grabe talaga ang negosyo. Okay? So, yan. So, maniwala kayo, Pres, maniwala din tayo sa, okay, sa sa e-cash account natin. Okay? E-cash account. Okay, so anyway, one of the, ano pala, attitude na kailangan, balik natin dun sa attitude kanina, patience, okay? Patience is a virtue. Bakit? Yung e-cash po natin, siyempre, system po siya, di ba? So, kailangan talaga natin aralin muna, okay? Lalo na yung pagnanabigit sa system. So, since it's a system, and nobody's perfect, okay? Walang perfect na system, kahit si Globe, malalaking company, mayroong maintenance yan, mayroong mga, tawag dito may mga tipong, may mga aberya kung minsan, okay? Kaya huwag kang dapat reklamador, okay? Huwag tayong reklamo ng reklamo agad. Kasi kung tutuusin, isipin natin na 15,000 ang pinalabas natin, nagkaroon ka na ng negosyong social pang mayaman. I-try mo doon sa labas. Maghanap ka ng ganyang negosyo, para hingan ka ng million. Tapos dito, ang liit na ng investment mo, kunting nagre-reklamo ka na. Okay? Huwag ganun.
Kasi kailangan mong intindihin, system po siya, walang perfect. Minsan ikaw, tayo, sabi natin, kasi nasayang yung ano ko, sayang yung isang, yung client ko. Kung isang client lang yung nasayang sa'yo, how much more si Press? Diba? Marami yung income na nawala din sa kanya. Hindi lang ikaw na nawalan doon. Pati din si Press. Kaya sabay-sabay lang tayo dyan. Okay? So, kaya, ano, kaya wag reklamador, intindihin natin. Ang i-cash natin sa system na kailangan natin aralin. Minsan, sarili nating mali. Tayo din ang may mali kung bakit nagkakaroon ng abirya sa mga transaction mo. Kasi kulang din tayo ng knowledge. Kaya, ayun, believe 100%. Totoo naman talaga. Nakaka-transact naman talaga. Kung ikaw first-timer, hindi ka pa nakaka-transact. So, ang gawin mo ngayon, transact ka. Okay? So, kung hindi man agad-agad mag-successful ka sa mga maintenance, mga ano, huwag kang agad-agad mag-reklamo. Huwag muna agad lahatin. Okay? Kasi kung hindi naman namin i-market yan sa'yo, 8 years na kaya yung company mo, na 9 years na, hindi naman i-market yan sa'yo kung hindi totoo, di ba? Wala kaming, ano dito, wala tayong tinatago dito. Sinasabi namin yan lahat na kailangan natin aralin yung business. Kasi, lalo na yung system. Kasi, ano siya, may mga policy inside na hindi natin tawag ito, yung tipo, yung tipong malalaman lang sa pagbabasa. Okay? So, kailangan natin maintindihan yun. Mga detalye ng mga training space. Kasi yung iba, nasi-share nila ng kanilang actual experience. Okay? Para mas malaman din natin. Okay? So, kailangan mo talaga mag-invest ng time sa training. So, maniwala ka, ang i-cash natin, nakapag-book ng ticket, nakapag-transact lahat yan. Grabe, sinasabi natin. Okay? 100%. Maniwala ka sa i-cash natin, sa system natin. At the same time, maniwala ka din sa products ng Unified. Okay? Ang products natin, napakaganda po yung mga products natin. So, kailangan po natin i-patronize. Okay? So, at the same time dito, kikita ka din. Di ba? So, at the same time, ano, maniwala ka sa... Okay? Maniwala ka sa system. Okay? Sistema. Okay? Yung sistema na ginagawa ng Unified, yung magatid ng training. Okay? Sistema yan. Yung sistema na sinasabi ni upline sa'yo na ito yung gagawin natin kung yung ganyan. Sistema yan. Okay? Na, di ba, maniwala ka sa sistema kasi gawang-gawa na po talaga. Lalo na dito sa Team Synergy. Huwag ka nang magtanong kung bakit mo siya gagawin because result will speak. Okay? Yung mga sinasabi ni upline sa'yo, yung mga tinuturo ni upline sa'yo, yung mga tinuturo namin sa inyo, okay, hindi lang yan sa galing lang sa amin. Kundi, ano yan yun siya? Tawag nito. Dahil yan sa, that is the system. Na which is, kailangan siya itatransfer para, tawag nito, copy-paste business lang tayo dito. Okay? So, kailangan, respect the system, respect the process. Okay? Kailangan talaga mag-attend natin ng trainings. Okay? So, basta yung pinapagawa sa'yo is part of the system na result, tested and proven na talaga. Bakit nandito na Hall of Famer sa Unified. Okay? So, lahat ng pinapagawa namin, pinapagawa sa atin ng upline natin, ano yan? Para yan sa atin. Okay? Huwag ka nang magtanong, huwag ka nang mag-advise. Okay? So, believe the system 100%. Okay? At the same time, believe on your upline. Okay? Believe sa kay upline. Okay? Maniwala ka. Hindi ka tuturuan ni upline ng mali kasi part ka ng business niya. Okay? Pero, tawag nito. Yun yung sabi natin sa golden rule kanina. If you're yes upline ka lang, if you think your upline is wrong, go back to rule number one. But then, pinaka number, ano din doon, sa tanda natin, legal, moral, ethical, ang sinasabi or tinuturo sa atin ni upline. Okay? Pag hindi na siya legal, moral, ethical, huwag mo nang sundin. Okay? So, yan. At the same time, we have the believe, also kung ikaw may downline na, believe your downline. Okay? Maniwala ka kaya downline mo. Okay? So, kung si downline na medyo slow, kailangan mo talaga paniwalaan na kaya niya rin ang pinapagawa mo sa kanya. Okay? So, believe your downline at the same time, your crossline.
Ano yung cross line? Ito yung dilemma ng iba. Ano yung cross line? Okay? If this is your upline, okay? Upline. And this is you. Okay, may barrier dyan. Yung kabila, ito yung hindi mo kakilala o si siya yung si cross line. Okay? Cross line. Okay? So, believe ka, dahil diba sa mga trainings natin, hindi naman lahat na nakikinig ngayon sa akin is under sa akin. Okay? May mga cross lines din ako dito. Pero maniwala ka sa akin based sa mga experience ako. Okay? Yung mga sinishare namin. Okay? So, sa trainings. Okay? At the same time, maniwala ka kay upline. Kasi kung minsan, maniwala ka sa kay cross line, bakit? Minsan kasi, we request magsishare. Okay? Magsishare sa mga trainings, magsishare sa mga, sa para sa clients natin. Request natin yung cross line. So, ano ka dyan? Tawag nito. believe your cross line. Okay? And, ano siya? Pero bawal ang cross-lining. Ano yung cross-lining? Kailangan, before sila mag-share, kasi online tayo ngayon, before sila mag-share, kailangan ano yan? With the consult of the upline, the common upline. Hindi pwedeng hindi alam ng common upline yun. Okay? So, kailangan alam niya yung na ito siya, na ikaw, nire-request ka mag-share sa ganito-ganyan, or tawag ito, yung nire-request kang kung mausap doon sa client na yun ng cross line. Okay? So, kailangan with the consult of your common upline. Okay? So, yan. At the same time, iwasan natin mag-chat ng mga ano, directly sa mga cross line. And then, lalo na pag mahingi ka ng mga tips. Okay? Kasi, may mga cross line na hindi maganda. Okay? Beware ka, okay? Imbis na tutulungan ka, baka gagawin niya, hihilain ka pa niya pababa ba, okay? So, kailangan, beware ka, kailangan may consultation with your upline niya, okay? So, bawal yung cross-lining. So, as much as possible, kung mag-chat ka ng cross-line, huwag pag-usapan ang problema, huwag pag-usapan ang mga negative, okay? Huwag din pag-usapan ang genealogy. Okay? Yung bubble chart mo, wag niyang pag-usapan yan. Okay? Pwede kang humingi ng tips, pero yung magpaturo ka, magpa-correct ka ng mga something nito, yung mga ganito ganyan, hindi na siya. Okay? So, kailangan with the consult of the upline niya. Okay? So, yan. Okay? So, naniwala na ang lahat. Okay? Naniwala ka na sa lahat. Okay? Ang problema naman ngayon, kung hindi ka naniwala sa sarili mo, yun ang malaking problema. Okay? So, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Believe yourself. Okay? Sa totoo lang, ito yung pinaka number one na kalaban natin sa negosyo, yung sarili natin. Okay? Kasi, 5% lang si upline, 5% lang si crossline, yung mga mentor, 5% lang yan sa maging success mo. Ang una mo talagang kalaban dito, sarili mo. Okay? Kasi ikaw yung magpupush, okay? 95%. 95% of your success is ikaw ang gagawa. So, kailangan na, ikaw mismo, sarili mo, imotivate mo na siya. Okay? Sipin mo, meron ka mang problema, hindi masosolusyonan yan kung puro problema lang din ang iniisip mo. So, in short, kailangan mong mag-isip ng positive. Okay? Kailangan mong mag-isip ng paraan. So, focus on the solution, not on the problem. Okay? Be part of the solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Okay, joke. Okay. So, si Chinkitan. Okay? So, by the way, grabe isa sa mga idol ko yan. Okay? Kasi, nagtuturo talaga siya kung paano maging positive sa buhay. Diba? So, kasi yung dami ng negative sa mundo, tapos negative pa rin tayo mag-isip. Positive na dapat. Okay? So, believe yourself. Kasi, kahit gano'n yung tiwala ng namin sa'yo, kung hindi ka naniwala sa sarili mo, walang mangyayari sa'yo. Okay? So, kailangan ikaw mismo maniwala ka. Huwag mo lang pagdudahan yung sarili mo na, na,
na kaya ko ba to, hindi, baka hindi ko kaya, gano'n. Huwag mong pagludahan kasi ito yung naka-number one na pinagludahan mo, hindi lang sarili mo, hindi, pati na din si God, na which is siya ang nagbigay sa atin ng opportunity na to, tapos pinagludahan mo pa sarili mo, hindi, baka hindi ko kaya. Di ba? Ibig sabihin doon, hindi lang sarili mo pinagludahan mo, kasi anak tayo ni God, tama? Once you doubt of yourself, you're doubting Him. Tama? So, kailangan maniwala ka kasi hindi yan ibibigay sa'yo kung wala siyang magandang purpose para sa'yo. Okay? So, maniwala ka, kaya mong gawin yung pinapagawa ng applying sa'yo. Maniwala ka na kaya mong maging success sa negosyo na to. Maniwala ka na kaya mong maging, sabi ito, maging positibo sa buhay, na kaya mong maging successful sa buhay with Unified Products and Services. Okay? So, at the same time, isa sa mga kailangan nating ayusin sa ating sarili, isa sa mga ingredients na dapat ng success natin, yung tinatawag natin, okay, commitment. Yung commitment natin, that is dapat 100%. Okay? Aahin mo yung lahat kung wala kang commitment, di ba? So, kaya ang commitment dito, may tatlong klaseng commitment. May yung ay, I'll try. Okay? I'll try. Meron din yung I'll do my best. My best. Okay, ang pangatlo itong I'll do whatever it takes. Okay? So, I'll do whatever it takes. Okay? So, I'll try. So, just imagine, kung ganyan yung commitment mo, sigurado ako, malabo pa yan sa pusit, sa sabaw ng pusit na magtatagumpay ka sa gagawin mo, or gagawin mo ba ang negosyo ko. Diba? Sa totoo lang, grabe, yung I'll try, wala din, walang ano yan, hindi commitment yan, walang ano yan, okay? So kung I'll try mo lang, talagang napakababaw na yan, okay? Kung I'll do my best, what if your best wasn't good enough? Anong gagawin mo? Diba? Maghihinto ka, diba? So hindi ikaw yan, ang katabi mo, okay? Now, I'll do whatever it takes dapat. Ito dapat yung ano, so it is yan, dapat ito. Ito dapat yung magiging commitment mo. I'll do whatever it takes, patay kung patay, titiki. Okay? Kasi susubukin ka talaga dito. Susubukin ka. So, kailangan do whatever it takes. Kukunin ko yung pangarap. Saan ka magkukumit? Hindi ka upline, hindi ka downline. Kundi magkumit ka dun sa pangarap ko, sa dreams mo. Si Unified Products and Services, si upline is, Unified Products and Services is the vehicle. Si upline is, isa sa mga guide, mag-guide sa'yo. Okay? Pero huwag ka mag-commit kay upline, huwag ka mag-commit kay downline, kasi people come and go. Okay? So, nandyan, wala si upline, kailangan ikaw gumalaw ka, kasi hindi naman pangarap ni upline ang ginagawa mo dito. Hindi naman si upline ang deepest why mo, hindi naman si downline ang deepest why mo. Ang deepest why mo dito, yung family mo. So, walang kakainin ng family mo, kung hindi gumalaw yung downline mo, gumalaw ka. Kung wala si upline mo, hindi ikaw tumayo. Diba? Walang ibang tatayo para sa tagumpay mo kung hindi ikaw. Okay? Walang ibang tatayo para sa family mo, okay, sa pangarap mo sa family mo kung hindi ikaw din. Okay? Nandyan lang ang upline ko, swerte na. Kung nandyan yung upline mo, treasure mo lang, pasalamat ka, law of gratitude. Pasalamatan mo yung upline mo. At the same time, kahit na sabihin natin, nandyan mo siya sa wala, pasalamatan mo pa rin kasi hinatid ka. Okay? Pag nandyan si upline, mas lalo ka magpasalamat kasi, tawag nito, minsan lang, okay, may mga partners or may mga ano tayo dito na nawala ng upline. Okay? So, hindi madali kung walang nag-guide sa'yo. Okay? Kung nandyan si upline mo, treasure mo siya. Okay? Pressure mo, mahalin mo, love your upline, kaya nandito eh. So, love your upline, but it's a business
business relationship. Okay, business relationship. Okay, so respect and love your outline. Ganun. Okay, so do whatever it takes, patay kung patay, para sa pangarap mo. Okay, para sa tagumpay mo at sa, para sa mahal mo sa buhay. Okay, mag-commit ka sa dreams mo kasi hindi pwedeng iba ang gagawin yan sa'yo. Yung tipong kung gusto mong kumain, ikaw nagugutom, simple kakain ka. Dapat, di ba? Pero hindi pwedeng kapitbahay ang kakain para sa ikaw pa. Okay? So, dapat ang commitments is do whatever it takes. Okay? So, next, we have the, ito na, discouragement. Okay? Actually, discouragement. Ang discouragement, in the way, hindi po siya opposite. Hindi siya opposite ng ano. Yung success. It's part of the success. You will never know that you are succeeding if you want, kung hindi ka dumaan sa failure, hindi ka dumaan sa mga pagsubok. Diba? Paano ma-identify na ngayon successful ka kung wala namang pagsubok na dinaanan? Diba? So, normal lang yun. Bakit kaya ka na nahihirapan? Because it's part of the process. It's part of the process. So that is why we need to respect the process, to take the okay, process that has to be taken to be rich. Okay? So, kailangan dadaanan natin yan, yung discouragement. Okay? So, ngayon, why not isipin mo, para hindi mo ramdam yung discouragement, why not isipin mo na yung business natin is a business of discouragement. Okay? Kasi totoo lang, ang negosyo kasi hindi, matagal na tayong nag-discourage. Okay? Ang unang nag-discourage sa'yo, alam mo, sino? Yung bulsa mo. Di ba? Bakit? Many times ka na ba naranasan mo na bang pumunta ng mall? May nakita kang magandang damit, may nakita kang magandang bagay na gusto mong bilhin. Pero ang problema, mahal. Ginantaan mo pa. Babalikan kita. No, grabe. Wala namang ginawa ng tao yung bagay sa'yo, pero binantaan mo. Di ba? Yung pagbalik mo, wala na siya. Diba? So, discouragement ba? Yes. Okay? Malalaking company, nare-discourage din yan. Si CSM, si Jollibee, hindi lahat ng pumasok dyan, nagbumili. Yung iba dyan, nagpalamig lang. Yung iba dyan, umihi lang. Diba? So, pero, diba, hindi naman kasi ito tungkol doon sa mag-discourage eh. Tungkol ito sa mga taong pwedeng mong matulungan, pwedeng sumabay sa'yo. Yun ang pinaka-importante. So, dito, para maging successful ka, at first, para maging mahahasa ka, kailangan isipin mo ito siya. Kailangan magkaroon ng 100 na discouragement. After that, sigurado ako, tagumpay. Okay? So, kailangan mo daming discouragement. Okay? So, bilangin mo. Magbilang ka ngayon. Okay? Magbilang ka nang nag-re-discourage sa'yo. Okay? So, pwede ngayon sabihin mo, kung nag-present ka, negative. Ay, salamat. Grabe. Salamat, sir. Bakit? Oh, bakit ka masaya? Nang hindi ayaw ko na. Kasi po, nagbibilang ako ng mag-discourage sa akin. Okay, di ba? So, grabe. So, ikaw lang, parang baliw ka. Okay lang maging baliw. Okay? Parang baliw. Okay lang baliw kasi we believe ahead life is wonderful. Yan ang ibig sabihin mo. Okay? Baliw sa pangarap. Hindi lang yung baliw sa baliw na sa literal dahil sa walang kinakain. Okay lang maging baliw. Basta meron naman kinakain. Okay? So, ganun. So, ngayon, pag nag-share ka uli, meron din naman nagsabi doon na, grabe, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. So, ang daming umayaw, di ba? So, pangatlo, umayaw uli. So, pasalamat ka uli. Grabe, nabawasan na. Ilan na yun? 97 na lang. Di ba? Pero, nang next ka nag-offer, okay, maabot na sa 10 yung na-discourage sa'yo, yung ika-11, bilang na positive. Sabi mo, ano ka ngayon? Diba? Masaya ka ngayon, diba? O paano kaya, kung dahil sa kaigsan, sa ano mo, dahil sa, tawag nito, na-curious sila, bakit ka pa masaya? Dahil sa ano, na, dahil na negative sila. Baka yung isa doon sa 10 na nauna mo na sila ng negative, is mako-curious sa'yo, nag-piin. Mali, problema mo ngayon, positive problem. Nabalik uli, nabawasan uli yung
imbis na 90 na lang, maging 91 uli yung hahanapin mong discourage mo. Di ba? So, ganun siya. So, kailangan lang ano, kailangan lang yung sa discouragement, huwag mo siyang isipin. Kasi pag nag-offer ka talaga ng business, para hindi mo ramdam yung discouragement, kailangan yung tipong ayaw gusto. Ayaw gusto. Ayaw gusto. Ganun siya. Okay? So, hanapin mo yung gusto. Pero kapag nag-offer ka, ayaw. Bakit ayaw? Ayaw pa din. Ayaw ko na rin. O, diba? So, kailangan mabilis. Okay? Always remember that is W4. It's W4 next. Okay? Ano yung ibig sabihin yan? Some will join. Someone. So what? Someone's waiting for you. Next. Okay? Huwag mong bilangin yung umayaw. Bilangin mo yung... Okay? Hindi importante yung umayaw. Ang mas pinaka-importante din yung nag-ano sa'yo. Yung sumabay. Okay? Kasi dito sa akin talaga, unang na-discourage sa akin din, mga kakilala ko, mga close ko, kakala ko sasabay sa akin na, kasi friend kami. Siyempre, until now, yung isa doon sa mga ka-close ko doon sa ano, doon sa trabaho ko, wala, hindi walang sumabay. Okay? So, hayaan mo sila. Okay? Hindi sila yung makakatulong para sa ano sa'yo. Kumbaga, mayroong mga tamang tao, hindi sila yung tamang tao para tumulong at tulungan mo. Okay? So, kaya, discouragement, dapat dinadaanan yan. Huwag mong kainin, huwag mong amuyin. Di ba? Alam niyo po yung kwento niyan. Yung kwento ng ni Peter. Okay? So, itong si Peter, umuwi, galing trabaho, umuwi niyan gabi na. Okay? So, may isang lugar na, siyempre medyo bukid yung lugar nila. So, may isang lugar na may ano, medyo madilim, walang ano. So, naaninag niya parang medyo maitim doon sa dadaanan niya. So, sabi niya parang tayo ito. Tapos, inikutan pa niya. Inikutan niya. So, parang tayo talaga. Tapos, ngayon, hindi na kontento, inamoy. Parang tayo. Diba? Tapos, hindi talaga kontento. Ginanon pa niya kamay niya. Tapos, parang tayo talaga. Check! Tayo nga. Grabe. O diba? Awe, buti na lang hindi ko natapakan. Hindi nga natapakan. Pero kinain na niya. Pawir. Diba? So, pag tayo, huwag mong ikutan, huwag mong kainin, huwag mo nang amuyin. Ganong tayo. Next is W4. Some will join, some will not. So what? Someone's waiting for you. Okay? May pasintabi sa kumakain na. Okay? So yun. Okay? So, next lang. Okay? Huwag magpadala sa discouragement. Okay? Yung discouragement na yan, yan yung magpupush sa'yo. Mas lalo ka dapat manggigil na hindi pwedeng tama sa'yo. Dapat ikaw yung tama. Okay? Hindi sabi sa'yo scam yan. Sabi niya, hindi ka magtatagumpay dyan. Walang ibang magsasabi sa'yo yan, hindi ikaw. So, kailangan ikaw, biniwala ka. Ito na dun kanina, sasanabi ko kanina. So, belief system. Okay, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Okay? Don't let other people decide your future for your future. Don't let other people, bad people, don't let other people or bad people or negative people decide for your life. Okay? You are the one who will decide for you. Okay? Ikaw ang may gawa niyan, 100%. Ikaw ang magbe-decision dyan. So, kailangan, you need to pick the right people, right people na mag-a-advise na susundin. Ganon siya. Okay? Malalaman mo naman kung sino niya. Isa yan dyan yung upline mong na nagpupush siya yung mag-attend. Okay? Yan. Sila yung mga tamang tao na kailangan mong sundin. Okay. So, grabe.
Okay? Discouragement. And next dyan is meron tayong tinatawag na excitement. Okay? So, mga discouragement na yan, sa mga discouragement na re-reject sa atin, kung minsan yung gawin natin, kailangan mo lang maging positive, kailangan mo lang maging ma-excite ka. Okay? Kung dati, kasi kung minsan result-oriented sila eh. Okay? Kung minsan kailangan ikaw mismo, ang makikita nila sa sarili mo yung pagbabago. Okay? So, kailangan ikaw, tawag dyan, kailangan na be excited ka. Okay? So, hindi pwede kung ikaw nagpipresent ka ng negosyo, tawag ko, ma'am, dito kikita ka ng 2.7 million. Okay? Grabe mo, kita-kita yung excitement. So, dapat, yung be excited ka para nakikita nila na totoo, na totoo. Kasi pag ikaw mismo, kung medyo hindi ka excited, ibig sabihin mo, no, parang ikaw din mismo nagdadalawang isip. Or nagdududa ka din. Or hindi ka din sure sa sinasabi mo. Diba? So, kailangan i-excited ka. Kasi totoo-totoo talaga siya. Yung discourage sa atin, yan din ang isa sa mga way para ma-stop yung mag-discourage sa'yo. Okay? So, isa yan sa, the more you smile, there are people na gusto kang ma-down, but then kung habang dina-down ka nila, ikaw ay naka-smile, ikaw ay umasaya, naku, it kills them. Tama? Mas na, ano sila, mas sila yung manggigil na, bakit ang tao nito, bakit yung gusto kong i-down, pero masaya pa rin. Wala siyang magagawa, because buhay mo yan, hindi siya pwedeng mag-decide para sa iyo. Okay? So, be excited. Okay? Be excited. Life is so good. Dapat baliw ka lang. Okay? Believe ahead. Life is wonderful. Okay? Believe ahead. Life is wonderful. Baliw. Okay? So, next yan. Yes, kailangan natin doon. Focus. Okay? So, ito yung kwento ni, you know, yung kwento ni Jasper. Okay, Jasper na ngayon. Si Jasper po ang kwento niya. Ito yung tipong, galing din siya ng trabaho, siyempre masipag na, siya, so minsan gabi na tinalaga umuwi. Kinalaunan, mayroon kasi siyang mga lugar na mandadaan ng daming pader, tapos every, nung nag-start niya dumaan-daan doon, palagi niya narinig mayroong nagsisigaw na 13, 13, 13, 13. So, until such time, na siyempre may butas siya, kaya pag nadalaan siya doon sa butas na yun, lumalakas yung sinasigaw na 13, 13, 13, 13. Okay, ngayon, sa pagkalipas ng mga ilang buwan, nagganon pa din yung narinig, na-curious. So, ang nangyari, ang ginawa niya, dahil may butas, nakikita naman, so ang ginawa niya, sinilip niya. So, dahil lang sinilip niya, ginanon yung mata niya. So, ang nangyari, nag-iba yung sigaw. Naging 14, 14, 14. Ibig sabihin nun, ika-14 siya, natusok yung mata. Okay? So, ano yung moral lesson doon? So, ang moral lesson doon is yung focus ka. Okay? Huwag ka nang sumilip-silip pa. Okay? Nandito ka na kay Unified Press Services. Kasi sa online, sa totoo lang, daming magsasabi dyan, daming to, maganda to. Wala naman talaga yung magsasabi niya, kundi puro maganda. Di ba? Nandito ka na kay Unified, huwag ka nang sumilip-silip pa sa iba kasi sigurado kung madidifocus ka. Hindi ka nga we cannot do two masters at the same time. Tama? We need to master first this. Kasi lahat yan, mag-uumpisa ka, magti-training ka din. Lahat yan, kailangan aralin mo siya muna. So, dito nga, hindi mo pa nga siya naaral ng isa pa lang. Much more, magdadagdag ka pa. Di ba? So, focus ka muna. Finish one course until success. Meaning yan, finish one course until success. Okay? Huwag ka nang magsilip-silip pa. Baka ikaw ma-fault na. Okay? So, ganon. And the same time, then, sa focus, kasi kailangan natin ma-master yung process. We cannot do to master at the same time. So, kailangan focus ka. And yan. Kuminsan, huwag ka masyado yung focus sa income. Kasi pag focus ka sa income, parang wala na sa puso yung ang
ang galaw mo dyan, no? Puro pera na lang ang habol. So, kailangan dito kasi hindi ito pera-pera, buhay-buhay ang pag-uusapan natin dito. So, kailangan nandun yung heart mo din. Okay? So, sometimes we need to focus on the process, focus on the trainings first. Kasi, para mayroon kang maituturo. So, because the success here is part ng success dito yung duplication. And you cannot duplicate without teaching. Okay? So, and you cannot teach without learning. So, kailangan, doon, focus ka muna sa nag-uumpisa para hindi ka mahirapan, kailangan focus ka muna doon sa learning stage. Okay? Learning, tapos next na niyan is nandun na. Mayroon na teaching and duplication yun na. So, basta, makikita mo lang, lalaki-lalaki na yung organization mo. And, yun, and you put heart, okay, or what you are doing, okay? Ang pinakalas na sasabihin sa inyo, kailangan, meron kang puso, okay, sa ginagawa. Okay, at the same time, dapat yun, yung goal, okay, yung goal pala. Okay, so, yung dreams mo, iklaro mo yun siya, kasi kailangan yung goal mo, yung dreams mo, nakasmart siya. Kasi yung dreams mo, yan yung magiging goal mo. Yung bahay na yon, yung lupa na yon, hindi yun siya magiging goal kung wala kang nilagay na amount. Puro na lang yung pangarap. Puro pangarap lang. Hindi yung magiging goal. So, make your dreams a goal. Okay? Gawin mo dyan, lagyan mo siya ng amount kasi you need, kailangan siya maging smart, specific, measurable, attainable, and time-bounded. Okay? Smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Okay? So, kailangan nandyan yung apat na yun. Okay? So, mag-goal ka, lagyan mo siya ng amount, kailan mo siya din, with a date yan, para time-bounded. Pero hindi naman pwedeng nag-goal ka ng house and lot ng 1 month pa lang. Okay? So, ang house and lot, it will be, pwede mo siya makuha, na sabihin na lang natin na sa 5 years, okay? 5 years, or 6 years, 7 years, yan yun, makukuha mo siya, then, pero mas mabilis mong makuha dyan, kasi meron dito 8 months, 5 months, nagkaroon ng sasakyan, pwede na nun. Okay, depende sa sasakyan. So, kailangan specific ka. Specific ka. Then, compute mo din yan. Compute mo yan from that amount, dapat ilan yung kakausapin, or hanggang going down na makukuha mo yung monthly or daily, dapat ito yung magiging performance mo daily para makuha mo yung pangarap mo. So, kasi kung wala kang wala kang goal, ang mangyayari dyan, wala kang roadmap, wala kang blueprint para sa success. Okay? So, yung dreams mo na yun, yung goal mo na yun, yun yung magiging blueprint mo dito. Okay? So, ayan, then, basta lahat, lagyan ng puso ang ginagawa. Okay? So, hopefully po maraming natutunan and grabe, and it's privilege na mag-talk sa inyo. Okay, thank you so much and hopefully may application. Okay? Kasi sa totoo lang, kahit anong learning natin, kung ano yung mga ano natin, kung walang application, walang mangyayari. So, kailangan nandun yung application. Okay? Sabayan ng malupit na application. So, thank you so much and once again, good morning.